Oo? Oh? Saan namang gagawin dun eh? Sige, yeah, pre. Ingat ah. Yeah. Eh. Okay, isa ko tatapos lang maglaro. Sarap, 2 games. Ito, hingal kabayo. Tumatanda ka na talaga, hanggang ganun na lang. It's 8 p.m. So, pauwi na tayo. Diretso bahay. Checkpoint again. Wala man tayong takot sa checkpoint eh. Yan ang aking alma mater, Rizal High School. Biggest, at one point, it was the biggest school in terms of population. I remember, back in my time, 24,000 students ang Rizal High. Pero, it's not just in the main campus. So, yung ano niya, population niya is being counted, including yung mga annex. So, marami kasing Rizal High School sa ano eh, sa iba't ibang barangay. Traffic, 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 traffic. So, sa mga ganitong pagkakataon, gustong gusto mo ang scooter. Ah, natatanggal to. Nung time na dala ko is yung Rusi Gamma pa. Diyos ko Lord. Maiiyak ka sa kakaklats mo. Ngal-ngal ka talaga eh. So ito yung rotonda. Ito yung ano eh. Tambayan ko noon yan. 7-Eleven dito sa rotonda. Yan yung Jollibee dyan. After nung high school ako, nilalakad ko lang yan pauwi. Tambay konti, mga tropa mo, kaklase mo dito sa 7-Eleven. Tapos yung Jollibee na yan, kung nakikita nyo yan, ang liit pa niya nun eh. Ngayon, ang laki na oh. That was many years ago. Basta many years ago. Yan. Actually, nung bata ako, may sinihan pa dito eh. Pine Cinema. Yan, dito sa area na yan, sa 7-Eleven. And then ito, bago-bago to, alam nyo yan, potato corner na yan, tindahan yan ng mga DVD. Mga pirated na DVDs. Hindi pa uso yung mga torrent-torrent nun. Talagang kapag gusto mo manood ng pelikula, yan, dyan ang puntahan mo, mga tindahan ng DVD, CD. I think 100 nun eh. 100, minsan 80, depende kung marami kang bibilin, makakatawad ko pa. And then may katabing tindahan ng ihawan yan. The dirtiest ihawan na nakainan ko. Pero masarap. The dirtier, the tastier. So yan, ito yung tinatawag nilang rotonda dito sa Pasig. Rotonda kasi ayan, mayroong intersection. It's a very busy intersection kasi sa kanan ko, yan yung mga galing sa C5, galing sa Bagong Il, Barangay Bagong Ilo, galing ng Shaw Boulevard, galing ng Ortigas, yan. Yan, yung mga papasok dyan. And then, dito naman sa kaliwa, yan yung mga papunta naman ng tramo, papunta na ng junction, Kaintab. Yan. So, ito yung tinatawag nilang Kapasigan, itong kahabaan na to. Marami kang pwedeng bilhin dito, no? Yan, Dimasa lang. The oldest, if not, well, if one of the oldest bakeries dito sa Pasig. Tama ko? 100 taon na yata eh. Isang siglo na yan, yung Dimasa lang na yan. Never ko pa yata natikman pandesal dyan. Natikman ko dyan egg pie. Isa sa mga pinakamasarap na egg pie na natikman ko kasi talagang, alam mo yon, pag inalog mo yung egg pie na binibenta nila, sumasayaw talaga yun. Hindi siya ganun ka, it's very light. Parang kumakain ng jelly ace.
ano, parang tinutor ko kayo dito sa Kapasigan. And then, dito, ginawa na nilang parkingan to before sumasayo pa ako dito noon. Nung high school ako, actually more on college days na. Sumasayo ako dyan. May stage dyan. Parang, ewan ko, it's parang performing theater or area. Performing area dito sa Pasig. May stage dyan. So, every Wednesday, may mga nagsasayo, may mga kumakanta. Okay. And then, ito, just beside it, yung pamantasan ng lungsod ng Pasig. I think this is also where the Pasig City Science High School is located. Not sure. So, yan. PLP. Nag-try din ako dyan eh. Sa PLP. Pero nung when I got in sa Polytechnic University of the Philippines, PUP, sa Santa Mesa, eh, dun ako pumasok. So, shout out yung mga taga-PUP dyan. Yung mga nag-aaral sa Santa Mesa dyan. Mga tambay ng Santa Mesa. Oh, taas ang kamay. Oh, Arusi. It's the 250cc Sigma. Okay din yung Sigma. Kaya lang, ang laki ng difference niya sa Gamma. Yung Gamma kasi is, if I'm not mistaken, 59k. Sigma is somewhere around 80. So there's a 20,000 difference. Ano ba yung pinagkaiba? Well, you have the extra 50cc. Then, I think LED lights. LED front. LED headlight. And then, meron kang digital speedometer. I don't know if it's just me, pero I really enjoy analog instrument cluster. I think sa sports bikes. I mean, parang there's just this rustic feel and iba yung ano eh, pag nakikita mong gumagapang yung kamay ng speedo. It's just a preference. Pero okay din naman ng digital. Saka ganun na talaga ngayon. Everything's going digital. Eventually, lahat ng scooter, digital na rin yan. It's something na hindi na natin matatakasan. Alright, so that's our vlog for today, guys. As always, thank you for watching and I'll see you on the next. Bye!